Olympic bronze medalist Australian coach, inakalang NBA player ang isang PBA player. Coach Brian Gurdjian bumilib dito at the bro Terrence Romeo Gilles call out. Huling sayaw kay Romeo sa 6 at final window. Hindi may tatanggi na mas maraming mga mahusay na malalaro sa ating pambansang liga na PBA in terms of guard position kung ikukumpara sa mga ibang liga sa Asia. Ang nakakalungkot nga lang isipin ay mas malaki ang sahod at mas malawak ang possible development ng mga guard sa ilang mga kapitbahay nating bansa sa Asia kung ikukumpara naman sa ating sariling liga. Pero kung kalidad lang ng mga malalaro ay marami tayo niyan. Kung kaya't dahilan nito kung bakit maraming mga international basketball personalities ang nagugulat sa mga players ng PBA kapag sila'y nakakapagpapalaro panood ng mga PBA games. At ang latest international basketball personalities, ang magpapatunay dito ay ang bronze medalist Australian Boomers head coach at former NBL coach na si Brian Gurdjian. Di tulad ng ibang mga international basketball personalities na isa o dalawang game lang nanood, si Coach Brian ay namalagay ng isang buong conference na magiging sapat na dahilan upang mas malalim na masuri ang bawat malalaro ng ating basketball league. Ilan sa mga players na kinabiliban nito sa PBA ay sina Terrence Romeo, Junmar Fajardo, Robert Bolick. Nakuha nga ng mga malalarong ito ang atensyon ng international coach. Na sa tingin ko ay tama naman dahil tatlo ang mga players na mga ito sa ating best of the best basketball players ng ating bansa. Pero hindi lang sa tatlong ito matatapos ang paghanga sa mga PBA players ni Coach Brian. Dahil nito lang ay kanyang inilahad sa isang interview ang bagay na gumulat sa kanya sa mga malalaro ng PBA. Ito nga ay ang ating Gilas guard at Hinebra do-it-all player na si Scottie Thompson. Inamin ni Coach Brian na nagkamali siya ng pag-evaluate kay Thompson dahil bago pa daw ito dumating sa bansa para kunin ang trabaho bilang head coach ng Dragons, ay napanood na niya si Scottie at inakala daw niya na NBA player o former NBA player si Thompson dahil sa husay nito sa laro. Dagdag pa niya ay nagkamali din daw ito sa height ni Scottie na inakala niyang 6'6" pero 6-footer lang pala. Malaking bagay ito para kay Scottie dahil ang mapareact ng gano'n ang mahusay at kilalang coach sa mundo ay malaking karangalan hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa lahat ng mga malalaro ng ating lokal na liga ng basketball at dagdag pa ang patunay na mas mahusay ang mga Pinoy basketball players. Speaking of mahusay ay isa pang mahusay na malalaro ang tila gustong makita ng mga Pinoy sa ating national team sa parating na 6 at final FIBA window. Ito nga ay walang iba kundi si the bro Terrence Romeo. Patunay ito ng pag-trending ng post na ito mula daw kay Terrence. Well, though hindi legit ang post ay dito natin masusukat ang kagustuhan ng mga Pinoy na muling makita si Terrence na magpasayaw ng mga international players at masubukan nitong si Rakji ng Lebanon. Well, ganun pa man, unfortunately, hindi nakasama ang pangalan ni The Bro sa 24-man pool of players na napipisil na magre-representa ng Gila this 6 at final FIBA window. Siguro abangan na lang natin si Romeo sa ibang mga international team competition na sasalangan ng Gilas. Siguro malamang dito ay ang SEA Games.